Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Gulat na gulat itong si Moira sa kanyang nakikita na nakita nito ni Moira itong si Giselle dahil ang buong akala nito ni Moira ay itong si Giselle pumunta umano ito sa Cebu kasama ng kanyang biyanan na itong si Don Pipi. At dito, agad naman itong pinagsabihan ni Moira itong si Giselle kung bakit pa umano ito hindi sumama sa kanyang daddy sa Cebu. At dito, agad naman din itong nagsalita itong si Giselle at sinabihan nito ni Giselle itong si Moira hindi na umano nito kailangan pang umuwi ni Giselle sa Cebu dahil mayroon naman umano itong trabaho si Giselle. Agad naman din itong tinanong ni Moira itong si Giselle kung saan umano ito nagtatrabaho. Ngunit agad naman itong sinagot ni Giselle itong si Moira na wala na umano itong pakialam kung saan umano itong si Giselle nagtatrabaho. At dito agad naman din itong iniwanan ni Giselle itong si Moira at agad naman itong ipinakilala ni Giselle ang kanyang kasama. Inuha ni Giselle ang microphone at dito titig naman din itong si Moira kung bakit umano nito kinuha ni Giselle ang microphone na hindi naman umano ito kasama. Ngunit nang magsalita na itong si Giselle at nang sabihin nito ni Giselle na ipakilala umano nito ang kanilang representative sa Streets Hospital at nang banggitin nito ni Giselle ang pangalan ni Lyneth ay hindi ito makapaniwala itong si Moira na itong si Lyneth ay isa na umano itong head officer ng Streets Hospital. At dito nang makita naman nito ni Moira itong si Lyneth ay hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita dahil lalo itong gumanda itong si Lyneth at mas nalamangan pa nito ni Lyneth itong si Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.